Magandang gabi po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-13 ng Pebrero 2023. Muli pong suma sa inyo ang palatuntunang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. At ito po ay inyong napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyo pong talapihitan. Ito pong muli si Roy Mabasa na humalili po kay Ka-Percy upang isulang ang programang Lapid Fire na tumatalakay sa mga mahalagang isyu ng bayan na atin pong pag-uusapan sa kabuuan ng ating pagtatanghal sa gabing ito. Ang programa pong Lapid Fire ay sabayang napapanood at napapakinggan dito po sa Facebook Live sa pamamagitan po ng Percy Lapid Fire Facebook account. Gayun din po ang Facebook account ng inyong lingkod na si Roy Mabasa. Magandang gabi po mga kaibigan. Tayo po ay muling nagbabalik dito po sa palatuntunang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. At ngayon pong gabing ito mga kaibigan ay tatalakayin natin yun pong pilit na pinagsasaksakan sa taong bayan na usapin po tungkol doon sa pag-amyenda ng ating saligang batas na sa ating paningin ay nag-aaksaya lamang ng oras at ng resources ng gobyerno itong mga taong ito, mga kaibigan. Eh, lalo pong natawa lang tayo kanina, mga kaibigan, noong nagsalita si Pangulong Marcos na hindi anya niya prioridad ang pag-amyenda ng konstitusyon. So, dapat nang tumigil itong mga nagpapasimuno nito. Siguro naman, alam nyo na kung sino yung mga nagpapasimuno niyan, mga kaibigan. Ano? Sang-ayon tayo dito kay Marcos the Jr., mga kaibigan, na maraming mas kailangan na gawin at unahin ang kanyang administrasyon kesa po dyan sa walang katukwenta-kwentang pag-amyenda ng saligang batas. Binigyan din po kanina ng Pangulo o ni BBM na kaya naman niyang makamit ng kanyang administrasyon kung ano po yung mga plano nito o balakin para sa pagpapaunlad ng ating bansa o sa reform ang kanyang isinusulong sa ilalim po ng kasalukuyang konstitusyon. So, sa palagay niya, hindi na kinakailangan yan. So, kanina, nung sinabi niya yun, tinignan ko yung mga priority legislations na kanyang isinulong magmula nung isang taon, ano, nung matapos, ilang buwan matapos siyang umupo. Eh, wala naman tayong nakita roon dun sa kanyang mga priority bills na isusulong na gusto nga niyang amyendahan niyang konstitusyon. Wala yan dun sa, kundi ako nagkakamali, 30 po yun. Wala ni isa roon ang tungkol sa amendment ng saligang batas. Zero. So, ang aking pagtingin, gusto lang tayong paggastusin itong mga tarantadong ito, mga kaibigan, ng bilyon-bilyon na itong mga mambabatas na ito, mahilig ito pumasok sa mga ganyan, bilyon-bilyon, akala mo, salapi nila yung ginagastos nila, mga kaibigan. Ito po yung gusto nilang gawin sa gitna ng walang patid
na pagtaas ng mga bilihin at lumulobong utang ng Pilipinas na ngayon po ay umaabot na po sa mataginting na mahigit 13 trillion. So, gusto nilang gawin yan, gusto nilang isulong yan sa gitna ng napakalalaking hinaharap nating mga pagsubok, mga kaibigan. Eh, kaya naman lumobo yan, at saka itong mga hinaharap natin, eh, ano po ba yung hinaharap natin ngayon na pagtaas ng mga bilihin? O, maaring itong gagastusin nila rito, mga kaibigan, ay maaring hindi po bumaba sa 10 bilyong piso yung po pwede nilang gastusin sa pagsusulong nila dito sa magastos na pag-amyenda ng ating saligang batas. Kasama na dyan yung pinapanukala nitong Senado na Constituent Assembly. Ang nangunguna po dyan sa pagpapanukala na yan, mga kaibigan, ay itong action star na si Robin Padilla. Dahil siya po, pamalas-malasa naman natin, siya po ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. So, tignan ninyo ha, isipin na lang ninyo kung ilang milyong Pilipino ang pwedeng pakainin nung humigit kumulang sa 10 bilyon na gagastusin dyan po sa pag-aamyendang iniisip nitong si Padilla, mga kaibigan. Eh, o ilang libo kayang pabahay o eskwelahan ang kaya ipagpatayo para sa mga mahihirap at ganun din sa mga kanayunan natin. Sapagkat alam nyo naman ang kakulahan sa pabahay, kakulangan sa eskwela, angay ng angal, walang eskwela sa ganitong nayon, eh ito, gagastusin nyo lang sa pag-aamyenda na hindi naman urgent. Pangulo na nga mismo ang nagsasabi na kaya niyang solusyonan ang problema na hindi na kinakailangan ng pag-aamyenda. Eh bakit natin ipinagpipilitan? Hindi po ba, Kesyo, kahit na po ayaw ng Pangulo, eh, kanilang itutuloy daw yung kanilang sinimulan. Dahil yan daw po ay karapatan nila bilang isang separate government body. Bilang mga nasa legislatura, yan daw po ay karapatan nila. Oo nga, karapatan ninyo. Pero anong kaninong kwarta ang gagastusin ninyo? Hindi ba kwarta namin yan? Kay kami na nagpapasweldo sa inyo, hindi nga kami interesado dyan eh. Kayo lang ang interesado dyan. Sa anong dahilan, mamaya paliliwanag natin yung ating analysis ano, kung bakit nila ipinagpipilitan yan. O, kaya naman, bukod pa dun sa gastos na yan, imbis na gamitin sa eskwela, pwede rin gamitin sa pagpapagawa ng mga kalye, hindi po ba? O pwede rin makatulong yan sa ibang bagay na pwedeng magpalago sa ekonomiyan, sa kanayunan. O, nalulungkot, sabi nitong si Padilla, oh, mga kaibigan, kanina, oh, sabi niya, nalulungkot niya ako dahil walang magiging kabuluhan ang mga pagbiyahe nitong si Marcos Jr., sabi niya, kung hindi aamyendahan ang provision ng pang-ekonomiya ng konstitusyon, mga kaibigan. Sabi yan ni Padilla. Para pang minimenos niya ngayon yung mga pagbiyaheng ginagawa ng Pangulo, mga kaibigan, dahil nasupalpal siya. So, granting. Sige, pagpalagay natin yung sinasabi niyang walang kabuluhan, anya ang pagbabiyahe nitong si Marcos. Baka maniwala ako doon, mga kaibigan. Ilagay natin muna yung sarili ko. Sige, maniniwala ako sa inyo. Pero, yung ididikit nitong si Padilla na nagdunudung-dunungan, mga kaibigan, ang pagbiyahe, ididikit niya doon sa tinutulak niyang pag-amyenda sa ating saligang batas, isa po itong malaking kagaguhan. O, halatamong hindi pa pumapasok ang espiritu ng kaalaman o katalinuhan sa katawan nitong si Padilla, mga kaibigan. O baka naman idinidikta lang yan sa iyo ni Palito. Yan na yung parang dialogue, mga kaibigan. Dinidikta sa tenga niya. Parang dialogue lang mula sa script ng isang pelikula. Anong tawag doon? Ang tawag po ron, kabisote. Hindi po ba? So, ang pala na to, mga kaibigan, tila
nabubuhay pa sa pantasya ng pelikula itong si Padilla. Nasasarapan yata dun sa tawag sa kanya na honorable, mga kaibigan, at di na sumasayad yung kanyang dalawang paa sa lupa. E di bali na po yung utak, mga kaibigan. Alam niyo, mga kaibigan, ha? Sa larangan po ng politika, sa sitwasyon ng isang pangulo, kagaya nito si Bongbong Marcos, kailangan dito matalas ang iyong pakiramdam. At higit sa lahat, malawak ang iyong pang-amoy kung ang mga nagpapanggap na kaalyado mo ay sayo talaga o sadyang nagpapanggap lang talaga. Gaya nitong si Padilla, mga kaibigan. Nakasama lang ito ni Marcos Jr. doon sa Unitibs. Ay, ano pala, Unity Team. Hindi po ba? Doon lang nakasama ni Bongbong Marcos yan. Pero yaan ay hindi talaga alyado ni BBM. O hindi ba itong si Padilla? Siguro naman, hindi pa tayo nagkakalimutang pare-pareho. Isa ito doon sa mga halos sumamba kay Duterte. At nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan pa sa mga patayan at nakawan na nangyari noong nakaraang administrasyon. Nasaan siya noon? Di ba kahit siya ay nasa pribadong sektor pa lang, pero dahil siya isang public figure, artista, dapat siya nagpapahayag ng kanyang damdamin, hindi po ba? Pero nasaan siya noon? Isa siya sa mga kumukonsinte sa maling nangyayari nung nakaraang administrasyon. Kaya alam ko, itong motibo nila na yung ganyang ginagawa nila, merong sariling agenda itong mga ito, mga kaibigan. Ganyan ang tingin ko dito sa mga nagpapanukala nito, itong pag-aamyenda. Iba ang agenda ng mga ito. Ang nakikita nating isa ay para antalain ang focus o direksyon ni Marcos Jr., mga kaibigan. So, hindi naman yan constitutional amendments ang sagot sa totoong mga problema ng ating bayan, mga kaibigan. Para makamit lang yung kaunlaran, eh, tanungin natin sila. Tanungin natin kung talagang naiintindihan nila o talagang ang mga paa nila ay nakasayad sa lupa. Ano ba talaga ang pangunahing problema o mga problema ng bansa? Sige nga. Tumatalakay sa maiinit na... So, alam naman natin kung ano. Alam naman natin kung ano, mga kaibigan. Ang pangunahing problema. Isa ito, ah. Dalawa yung isa site kong dahilan. Ang unang dahilan ay hindi ba corruption? Tumatalakay. So, kung corruption ang problema, bibigyan ko kayo ng ilang mga salaysay, pag-aaral tungkol sa bagay na ito. Kaya yung pag-aamyenda ay siguro pwede na munang isa-isang tabi ang kagaya ng sinasabi ng Pangulo ng Bansa. Kagaya na sinasabi ni BBM. Kaya niyang gawin ang anumang pag-unlad na hindi na kailangang amyenda yung amyendahan ang kanyang konstitusyon, yung 1987 Constitution. Alam niyo, ayon sa pag-aaral na isinagawa po kamakailan, ano? Ito yung mga 1 or 2 years ago. But kaya natin isinasite ito, napaka-importante po nitong mga pag-aaral na ito para maintindihan nitong mga ito, at least itong mga ito, yung mga mambabatas na yan, na mas maraming pangunahing problema na dapat nilang solusyonan. Isa nga po dyan, yung korupsyon, na yung kanilang institusyon ay parte, malaking parte kung bakit po nagkakaroon ng malawakang korupsyon dito sa ating bansa. Eto, ayon dun po sa pag-aaral nitong, na isinagawa nitong PricewaterhouseCoopers, ang tawag po rito, in short, ay PwC, PricewaterhouseCoopers. Nagbabala ito, kung hindi ako nagkakamali, itong ginawa nilang pag-aaral ay 2020, no? Pero ito'y applicable pa
hanggang ngayon. Nagbabala ito na ang pangingikilan niya at korupsyon ay tumaas sa loob ng 2 taon mula noong 2018. Ang binabanggit po dyan ay Pilipinas, mga kaibigan. Ha? So, 1/5 o 1/5 ng mga negosyo na kanilang kinausap sa isang survey, mga kaibigan, dito sa Pilipinas yan. Ha? Ito sinabi ng mga negosyante na nagninegosyo rito sa Pilipinas. Kaya ako sinasabi ito, mga kaibigan, kasi ang patumbok nitong si Padilla dun sa kanyang amyenda ay para dumami daw po yung foreign direct investments. Ito mga direct investors na ito na nandito na sa atin. Ito ang sinasabi, mga kaibigan. 1/5 nung sinurvey dito nitong Pricewater, ano? Ang sabi, mga kaibigan, nagbayad umano sila ng padulas o grease money habang sila ay nandito sa Pilipinas. So, sino ba itong Pricewater nito bago tayo tumuloy? Paano natin paniniwalaan to? Sino ba itong hinayupak na ito? Ito pong Pricewater, mga kaibigan, ay isang respetadong tanggapan o kumpanya. Isa po ito sa 4 na pinakamalalaking accounting firms sa buong mundo. Ganyan lang po yan. Hindi po yan pipitsugin na kagaya ng mga ibang nagsasurvey dito. Ito'y kilala sa buong mundo, mga kaibigan. Ipinakita po doon sa pag-aaral nitong Pricewater. Inamin na ng mga kumpanya na sila'y naglalagay, mga kaibigan, nagbibigay ng grease money. Ito pa, ipinakita doon sa pag-aaral ng Pricewater na 42% ng mga kumpanya, mga kaibigan, ang umamin na sila ay nakakaranas ng panloloko o fraud dito po sa Pilipinas mula po 2018 hanggang 2020. At nalugi pa ang mga ito ng halagang nasa pagitan ng $5 million na noon ang palitan po ay yung $5 million, ang halaga po noon ay around 254 million. Nalugi sila between $5 million hanggang $50 million. So, yun po ang kinalugi nila between 254 million hanggang 2.4 billion pesos, mga kaibigan. Mula po yan noong 2018. Isipin ninyo, ilan po ang kinausap nitong Pricewaterhouse na ito, mga kaibigan, na negosyante? Ang kinausap nila ay may kabuang 101 na mga negosyo na sinalihan ng balancing bilang ng lokal at foreign multinational companies. Isipin ninyo yan, mga kaibigan. Mahigit 100 kinausap nila. Ito yung mga establisadong multinational companies at mga local companies dito. Mga established ito, kinausap nila. Umamin itong mga ito na may lagayan. Ayan na nga, sinasabi nila. Nalugi yung iba. Ito nakakainis. Itong pinaka nakakainis, mga kaibigan. Baka kayo'y kumulurin ng dugo ninyo. O ito ha. 43% sa mga ito, itong mga sinurvey, ang nagsabi na sila ay nakaranas ng panloloko, ha, mga kaibigan. Ha? Nakaranas sila ng panloloko na hindi bababa sa 2 beses. So 43% doon sa 101 na negosyante na kanilang in-interview o sinurvey ay umamin na nakaranas sila ng panloloko ng hindi bababa sa 2 beses. Oh. So, yung another 10% naman po, yung 10% sa kabuuan ng 101, ito. Sila naman, nakaranas sila, nanaloko sila ng mga 6 hanggang 12 beses, mga kaibigan, dito sa Pilipinas. So, anong sinasabi ni Robin Padilla, mga kaibigan, na kailangang amyendahan? Hindi mo kailangang amyendahan. Ang kailangan mo, palakasin ang ating mga, o ipatupad ang ating mga batas. Ang dami na nating batas eh. Ang kulang dito, implementasyon. Dahil kadalasan yung nagpapa-implementa, mga kaibigan, corrupt din. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire.
So, yun nga po. Sa talaan naman, nang pumunta naman tayo, dumako tayo sa isa pang pag-aaral. Ah. Ito, ano ito eh, total, naiintindihan ko kung saan nang gagaling si Bongbong Marcos dito. Eh. Siguro iniisip niya, hindi naman ginugulo lang ako nitong mga ito eh. Eh, nakapokus tayo, kaya nga yung focus niya, kagaya ng ginawa niya sa Japan, sinasabi niya na siya ay merong na-convincing mga magninegosyo ng panibago dito o magdadagdag, mag-i-infuse ng panibagong investment, ito'y saliwa doon sa sinasabi nitong si Padilla, mga kaibigan. Itong kay Padilla, may ibang agenda ito. Ano sinasabi ng Transparency International? Noong mga taon din na yun, around 2020, ano ang pinag-aralan ng Transparency International dito sa Pilipinas? Anya, sa mga huling taon sa ilalim ni Duterte, ang Pilipinas daw po ay nasa ika-115th na pwesto out of 180. 80, 115 yung pwesto natin out of 180 countries na pinakakurap sa buong mundo, mga kaibigan. So kung ikaw ay number one, ikaw yung pinaka less corrupt o hindi corrupt. Kung ikaw ay nasa 115, mga kaibigan, almost nasa ceiling ka na ng corruption, mga kaibigan. Buong mundo po yan, ha? Hindi po yan dito lang sa ASEAN o sa Asia. O dito sa ASEAN naman, sa Association of Southeast Asian Nations, mga kaibigan, sa ating region, higit na mas mataas sa atin, sa antas natin ng corruption, ha? Ibig sabihin mataas, less corrupt sila. Ang mga bansa, syempre, gaya ng Singapore, nako. Eh, pag naging corrupt ka dyan at nahuli ka, baka mabitay ka. Singapore, Brunei, Malaysia, Indonesia, Thailand, at Vietnam, mga kaibigan. So sa 10 miyembro ng ASEAN, mga kaibigan, tayo po ay pang-7 sa less corrupt at pang-7 sa pinaka-corrupt. Eh, 10 lang po ang miyembro nito. So, ang wala lang po rito ay Myanmar, Laos. Yun lang po ang wala rito sa talaan na ito, no? Pero ang Pilipinas, nasa pang-7 pinaka-corrupt, mga kaibigan. Very specific din na binanggit dun sa pag-aaral ng Transparency International, mga kaibigan, ang umano'y mapang-abuso na sagot ng gobyerno doon po nung nagkaroon ng pandemya, mga kaibigan. Inabuso talaga yung lahat ng pinaimplementa sa atin. Sobrang stricto yung paggastos ng pera, mga parang salapi nila yung ginagastos kung saan-saan itinatapon, mga kaibigan. At gayon din, ang napunan nila nung mga 2 taon na yun na kanilang sinurvey, yung malaking paglabag sa karapatang pangtao at maging sa kalayaan sa media, mga kaibigan. So mga kaibigan, katakot-takot po ang pag-aaral na nandyan. Ang kailangan lang ni Robin Padilla, mga kaibigan, magbasa talaga. Huwag yung parang script ang gagawin niya na kung ano lang yung i-feed sa kanya ay yun ang sasabihin niya, mga kaibigan. Ito ha, ito, kwentuhan lang natin ito. Hindi ko sinasabi kung sino itong senador na ito. So, nitong nakaraang weekend, mga kaibigan, meron tayong kahuntahan. Isa itong dating empleyado ng Senado, subalit siya po ay may kaugnayan pa rin sa mga ilang mga staff doon na dati niyang nakasama, na dahil natalo yung kanyang senador, yung mga staff na yun, dahil magagaling, naglipatan, na-disperse or naglipatan doon sa mga bagong halal na senador. Ito po, no? So, itong Marites natin, tawagin na lang natin siyang si Marites. So, nadinig niya yung chismisan sa kapiterya nung 2 staff ng 2
senador, mga kaibigan. Itong isang stop ay stop ng isang bobitong senador. O ibig sabihin, bobong senador. Yun ang sabi niya eh, na nadinig ng ating Marites habang may kausap sa kantin ng Senado. Yun nga po yung isang senador naman, ng stop naman ng isang senador. Ano? So, yung boss niya naman, mga kaibigan, nung itong bubitong senador siguro ito, yung sinasabi, no? Nandun sa isang sulok lang palagi yan ng Senate Lounge. Alam niyo yung Senate Lounge, ito po yung isang lugar dyan sa Senado kung saan tumatambay ang mga senador. Kapag may bisita sila, doon nila in-entertain, o sila-sila, doon sila nagpapalitan ng kanilang kuro-kuro, nagdidiskusyon, na hindi naririnig ng publiko, at matalinong diskusyon. Iyon po ay bibigyan natin ng emphasize. Ano? Pag napupunta sila ron, lalo na nung mga nakaraang kongreso siguro, nung nandyan pa sila Miriam, mga kaibigan, yung mga palitan ng mga magagandang diskusyong kuro-kuro, matatalinong usapan, mga kaibigan, dyan nagaganap. Kaso, mga kaibigan, dati-rate, yun na nga, anya-anya, pag nag-uusap dyan, talagang nag-nosebleed yung ibang nakikinig, mga kaibigan, dahil sa lalim ng mga pinag-uusapan ng mga magagaling na senador. Pero ngayon, anya, dumami na daw ang miyembro ng tinatawag na Komite de Silencio. O yung mga tahimik na lang na komite, mga kaibigan, at hindi nagsasalita, mga pipe. Maingay lang kapag puro kalukuhan na ang pinag-uusapan nila ng mga kapwa senador niya. Pero pag katalinuhan ang pinag-uusapan, mga kaibigan, naka-zipper ang bibig ng mga ito. O ito ngayon, yung usapan. Sabi nung isang staff ng senador, sabi niya, "Uy, sabi niya, dalian mo naman." Sabi niya dun sa staff ni Bobito. "Dalian mo at baka hanapin ka na nung senador mo." Ito yung, siyempre, yung si Bobito ang binabanggit. Ano? Yung Bobitong mambabatas. Sabi niya, sumagot ngayon itong staff na kumakain. Ano? Dahan-dahan ang kain. Ang tagal eh. Sabi niya, "Naku, wag mo nang alalahanin yun, Anya. Wala naman sasabihin yun eh. Nasabi niya na lahat kahapon." Ibig sabihin po, mga kaibigan, good for one afternoon lang yung kayang sabihin ng senador niya. At pagdating ng kinabukasan, wala na po itong masasabi. So, membro na siya ng Komite de Silencio. So, yan yung mga dapat ninyong unawain pagdating dyan sa loob ng Senado. Yung mga panukala na yan, huwag kayong maniniwala dyan. Balik tayo doon sa mga pag-aaral. Mas importante ito. Para alam nitong senador na ito na nagpapanukala, itong si Padilla, hindi tanga lahat ang mga Pilipino. So, merong mga, marami na eh, magbukas ka lang ng mga websites, mga kaibigan, makita niya na eh. So, eto ah, sa hiwalay na pag-aaral, eto, iba na namang pag-aaral ito. Ang gumawa po nito ay itong tinatawag na ano bang pangalan nitong ano na to, grupo na ito. Ito yung pangalan ay price, ito, takeprofit.org. O ito, gumawa rin ito ng pag-aaral nung parehong panahon, mga kaibigan. Ha? Itinala nito na sa loob ng 5 nakalipas na mga pangulo, mga kaibigan. Bilangin natin, ha? Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino, at saka Duterte. So, ang sabi dyan, sa loob daw po ng 5 nakalipas na mga pangulo, pinakamababa ang korupsyon, mga kaibigan. Alam nyo kung kanino? Ha? Sa panahon po ni Fidel Valdez Ramos at saka ni Noynoy Aquino. Baka sabihin niyo,
Sabihin mo, eh, naku, puro naman banyaga ang binabanggit nitong taong ito eh. Eh, siguro marami may iba dyan hindi naniniwala sa mga research o pag-aaral ng mga ibang banyaga. Ako hindi po eh. Lahat po yan kailangan basahin natin, pagbasihan natin. Dahil totoo naman pong nangyayari yung sinasabi nila eh. Hindi makalukuhan yan eh. O ito, sige, pumunta naman tayo dito sa sariling atin. Natatandaan nyo ba noong 2019? Siguro around August ito, no? 2019. Bago pa ito mag-pandemya, kasi nagkaroon ng pandemya 2020 mga January hanggang February, yan po yung panimula dito sa ating bansa. Eh, no? Ito ha, 2019 Agosto. Iniulat nito nitong si Ombudsman Cyril Ramos, ang pangalan, ano? Deputy Ombudsman Cyril Ramos, iniulat niya yung kanyang personal na kalkulasyon, mga kaibigan, ha? Eto, magigimbal kayo talaga rito. Nung narinig ko ito noong 2019, mga kaibigan, talagang nalula ako sa laki. Yung kalkulasyon niya na humigit kumulang anya sa 1.4 trillion ang nawala anya sa gobyerno ng Pilipinas noong nakalipas na 2 taon bago pa mag-2019. So ito'y 2017 and 2018. Sino po presidente dyan, mga kaibigan? Hindi po ba? O, ang halagang yan, ayon sa kanya, ay kumakatawan sa 20% ng taunang budget ng gobyerno ng Pilipinas, mga kaibigan. Hindi ba kayo nalulula dyan? 20% ang nawawala sa budget ng Pilipinas na napupunta sa pagnanakaw, sa korupsyon. Oh, yung nawaldas na yan, mga kaibigan, ito kanina nagbigay tayo ng comparative eh. Ito ha, ito pa yung another comparative na ginawa nila. Yung nawawaldas na yan taon-taon ay katumbas, ito, ng 1.4 milyong pabahay. Isipin ninyo, mga kaibigan, nakapagpagawa na sana tayo ng 1.4 milyon na bahay bago para po sa mga mahihirap. O sabihin mo na, wag ng 1.4. Kasi sabihin natin, talaga naman dapat may tapon ng konti. O sige, wag na tayo maging strict. O sabihin na lang natin, 1 million. Kada taon kung makakapagpagawa tayo ng 1 million, baka ngayon, wala nang mahirap dito sa atin. Lahat may pabahay na. So, ano pa? Tulong medikal dapat, di ba? Para sa ilan nyo, kung ilan ang makikinabang dito sa tulong medikal? 7 milyong Pilipino na sana ay hindi na nahihirapan, nahihirati na magpagamot, na walang pambayad sa ospital. Isipin niyo 7 milyong Pilipino ang kayang ipagamot ng mga ito nung salapi na nawawala sa ating kabangyaman. O ito pang itong nawawalang pera na ito, kaya po itong ipambili ng pang isang taon na stock ng buong Pilipinas sa bigas. Isipin niyo, kaya tayong pakainin lahat ng bigas sa loob ng isang taon nung nawawalang pera na yun. Sa halaga po ng nawawaldas na yan, mga kaibigan, kaya din anya, kaya din. Sabi niya, yung pera na yan, kaya din magpagawa yan ng mga 7,000 kilometro, mga kaibigan, na kalsada. Ibig sabihin po nito, mula Ilocos hanggang Bicol, i-multiply mo sa 10 beses. Yun po ang kayang ipagawa nitong salapi na nawawala sa ating kabangyaman. Isipin niyo yun. Hindi ba napakasakit sa ating kalooban na ganun ang nakikita nating winawaldas ng mga nandito sa gobyerno na galing sa pera ng mga Pilipino, na ating mga taxpayers. Kagaya nyo, kayo, ako. Bayad tayo ng bayad ng tax pero winawaldas. Ganun kalaki, 20% ng ating yearly budget, mga kaibigan.